Hunyo taong 2013 nang pumutok ang Priority Development Assistance Fund o PDAF scam. Bunsod namang isinawalat ng whistleblower na si Benhur Luy. Kabilang sa mga senador na nadawit sina Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Sa special report na inilabas ng Commission on Audit noong Agosto 2013, nasa 517 million pesos ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ang dumaan sa limang NGO na umunay itinayo ni Janet Lim Napoles. Mahigit 224 million pesos dito ang bumalik umano sa senador bilang kickback. Noong buwan din ng Agosto, sinimulan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig tungkol sa PDAF scam. Setyembre naman na maghain ng plunder complaint sa Office of the Ombudsman ng NBI at abogadong si Levito Baligod. Sa counter affidavit ni Revilla, iginiit niyang pineke ang pirma niya at ng dating chief of staff na si Richard Cambe. Dagdag pa ni Revilla, malinis ang lahat ng transaksyon sa kanyang PDAF at limitado lang ang partisipasyon niya rito. Wala rin daw matibay na ebidensya na nagpapakitang sangkot siya sa anomalya. Isang taon matapos pumutok ang kontrobersya, kinasuhan ng plunder at paglabag sa anti-graft and corrupt practices si Revilla at iba pang umano'y sangkot sa PDAF scam sa Sandigan Bayan. Pero bago pa man makapaglabas ng arrest warrant, sumuko ang senador sa Sandigan Bayan. Dinala siya sa Camp Krame para isailalim sa booking procedure at saka dinetain sa PNP Custodial Center. Nobyembre nang suspindihin siya ng Senado. Ibinasura rin ng Sandigan Bayan ang motion for bail na Revilla, Cambe at Napoles. Taong 2015 na maglabas ang freeze order ang korte sa mga asset ni Revilla at misis niya si Lani Mercado. Hunyo 2017 naman ay simula ang plunder trial ni Revilla. Isang taon pa nakalipas bago sumalang sa witness stand si Revilla, itinanggi niya ang akusasyon. Binawi naman ng whistleblower na si Marina Sula ang nauna niyang testimonya laban kay Revilla at sinabing tinuruan lang siya ng prosekusyon na suportahan ang pahayag ni Benhur Luy. Setyembre ng kasalukuyang taon, inihiain ng kapo ni Revilla at ng prosekusyon ang kanika nilang closing arguments. Bam Alegre, GMA News.